Kamusta kabayan? Si Florante Aguilar po ito at ngayong araw ay atin pong talakayin ang mga 10 maling akala natin tungkol sa paghaharana. Sa kabanatang ito ay alamin din po natin kung bakit mahalaga ito sa ating kultura. Ang paghaharana po ay higit pa sa pakanta-kanta lamang sa isang sulok. Ito po ay may kinalaman sa ating pagkatao at kaugalian. Sa katunayan, ang pagkatao niyo mismo ay maaaring nabuo dahil sa paghaharana. Papatunayan ko sa inyo. Ngunit bago ako magpatuloy ay magkape muna tayo at konting tugtog ng gitara. Ang sarap. Sa simula, ang hilig ko po lamang talaga ay ang musika ng harana. Hindi po ako masyadong interesado sa ritual mismo ng pagharana. Sa katotohanan ay medyo nakokornihan po ako at nababakian ako sa romansa ng harana. Ang hilig ko lang talaga ay musika dahil maganda po ang tunog nito sa napili kong instrumento. Ngunit nung ako po'y nagsimulang maghanap ng mga haranista sa probinsya sa Pilipinas, ay marami po akong natutunan at ang paningin ko ay biglang nag-iba. Akin pong natanto na mababaw lang pala ang aking kaalaman sa harana. At palagay ko ako ay hindi nag-iisa. Sa Makatwid, narito po ang 10 mga maling akala natin sa tradisyon ng harana. Ika-10, tubig sa arinola ay tinatapon sa mga haranista. Tuwing ako po ay nasa isang usapan tungkol sa paghaharana, ay palagi pong mayroong isang palabiro na nagsasabi na ang tubig daw galing arinola ay binubuhos sa mga haranista. Tanggalin po natin ito sa ating pag-iisip magmula ngayon. Ang paniwalang ito ay ipinamalagi at nangyari lamang sa mga comedy skits ng telebisyon o pinilakang tabing. Ito po ay isa sa mga nagpawalang halaga at naging sanhi na pagtawanan na lamang ang paghaharana. Ito din ang nagpigil upang ipakita ang tunay na kagandahan at kahalagahan ng harana. Ang tubig ng arinola ay nananatili sa isip ng mga maraming Pilipino. Ngunit ayon sa mga haranista na aking nakausap at napanayam, sa kanilang mga 30 taong mahigit na paghaharana, niminsan ay hindi ito nangyari. Hindi nila maakalang may gagawa ng ganoon. Ganong karami yung kinakanta nyo bago kayo sumuko? Ano nga, pagka yung... Hindi, pagka naman ikaw yung nakatatlong kanta na, o apat, yun yung magsasalita na sa iyo, yung pan, ay pasensya na kayo. At may diferensya, may sakit, o wala dito, yung inyong hinaharana. Ganun, alis na kami. Magalang naman sila. Magalang naman. Hindi. Pasensya na kayo, saka na lang kayo bumalik. Ganun lang. Pangkaroon naman nangyayari. Ika-9, ang harana ay ginagawa lamang ng nag-iisang manliligaw. Ang larawan ng nag-iisang mga awit o gitarista sa ilalim ng bintana ay nangyari lamang kadalasan sa mga pelikula o mga dibuho o paintings. Hindi, may nangyari mag-isa lang. Mga dalawa, mga hanggang lima, apat. Kamisa, nagkakalima kami, anim. Puro kasama. Lahat kumakanta o? Eh, meron kinakanta, kasama lang. Ah, kasama lang. Ilang gitarista? Hindi na, yung kasama ko, yung... Isa lang gitarista, lima kayo. Yung gitarista ko nung hindi pa ako marunong gitara. Ang harana po
ay isang panawagan upang magtipon at magsalo-salo kung sila'y palaring maanyayahan sa loob ng bahay. Ikawalo, mga lalaki lamang ang mga umaawit. Hindi po natin alam na ang mga haranista pala ay may kaalaman kung sino sa kababaihan sa kanilang purok ang maaasahang sumali sa pag-awit. Ito ay nangyayari sa lalawigan ng Cavite nang ako'y ipinakilala sa isang babae na dati nilang hinarana at kadueto. Sinabi ng isang haranista na ang mga babaeng marunong umawit ay mas malamang maharana kaysa hindi. Sa katunayan, kapag ang babae ay umaawit, ang buong gabi ay nagiging isang ritual ng tanungan at sagutan. Kung saan ang mga babae ay pumipili ng mga awitin na nagsisilbing pahiwatig sa kanyang tunay na damdamin. Ay sarap palang mabuhay, lalo na't kung may lambingan, tulad ng mga halaman, kapag nahipalang kamihan. Ngayon, kailan pa man, umasa kang di mapaparang, pag-ibig mo'y pag-ibig ko'y sadyang pinatali ng may kapal. Ikapito, may mga haranistang lasing at masasama ang ugali. Ang tunay na haranista ay may sinusundang mararangal na alituntunin. Ang tunay na haranista ay magalang at maginoo. Pag sinabi noong magulang ng babae na tuloy kayo sa kalakamyake, tapos hindi muna kami upo, nakatayo muna. Ngayon, pag sinabi ng magulang ng babae, upo kayo sa kalakamyake. Ganun nung araw, hindi ka pwedeng basta upo. At saka pagka yung pagdating ng bahay, lapat itong tuhod. Mamano, doon sa ina. O sa ama, kung nandun yung ama, mamano, palapat ang tuhod mo dyan sa side. Nakaluhod po kayo, luhod. Sabihin? Luhod, mamano. Nakatayo yung ano, mamano, kukunin mo yung kamay. Yung ama't ina, mamano po. Yan. Ganun ang ginagawa namin ng araw. Tulad ng anumang bagay, ay meron po talagang mga bulok na saging. Ngunit ito ay bihirang pangyayari. Ika-anim, ang harana ay hindi formal at minsay magulo. Ang harana ay isang formal na pangyayari at may iba't ibang yugto at mga hakbang. Ang unang yugto ay panawagan. Ito po yung mga inaawit habang nasa ibaba sa may lupa at labas ng bahay. Pangalawang yugto, pagtatapat. Kung palaring maanyayahan ang mga haranista sa loob ng bahay, iba na ang mga paksa ng awitin. Ang mga awit ay nagpapahayag ng paghanga sa katangian ng isang babae. Ikatlong yugto, panagutan o tugon. Katulad ng nabanggit ko kanina, ito ang yugto kung saan ang babae naman ay may pagkakataong umawit. Ikaapat na yugto, pamaalam. Ang mga haranista ay may mga inaawit na pamaalam sa katapusan ng gabi. Iba po ang tunog at estilo nito. Ito po'y palaging masiyahin at mabilis. Ikalima, kahit anong awitin ay maaaring gamitin. Tuwing harana, maaari kang umawit ng kahit ano. Maski Ingles, ay makatakas kang tawaging harana. Ngunit kung nais niyong maharanasan ang tunay na harana katulad ng ginawa noon, ay kailangan pong gumamit ng mga awiting nakalaan at isinulat sa pag-aharana. Ito ay mga harana at kundiman na isinulat ng mga kilalang manlilikha ng awit noong nakaraang daan taon. Tulad nina Santiago Suarez, Constancio de Guzman, Nicanor Abelardo, at iba pang mga awitin na kilala sa kani-kanilang purok. Ikaapat, ang umaawit ay siya ring nanliligaw. Dahil ang tagumpay ng pagharana ay nakasalalay sa kakayahan ng mga awit, ang mga batang lalaki po ay nangangailangan ng tulong ng mga haranistang magagaling, yung pong pinakamahusay sa bayan. Sila po yung mga Jedi Master, kumbaga, ng pagharana noon. Yun. Gusto kong haranahin si Jean na taga Gunugong San Ildefonso. Si mga two years na akong naniligaw sa kanya. Magtatapat tayo ng pag-ibig. Kunyari, ako'y ikaw.
atin yung kakantahin. Inibig kita. Yan ang kakantahin natin doon. Para... Iniibig kanya higit pa sa buhay niya. Puro niya. Kung sakali nene pala. Ito po yung mga dalubhasang haranista na hinanap ko at naging paksa ng aming pelikulang Harana. Panoorin niyo po dito din sa YouTube at pindutin niyo lang po yung kawing sa ibaba at panoorin. Ikatatlo, ang mga Haranista ay hindi nagpapaalam ng kanilang pagdating. Bagaman nangyaring madalas yung biglang dating at sabay hirit ng mga Haranista, marami din pong pagkakataon na humingi muna sila ng pahintulot mula sa mga magulang kung maaari silang magharana sa gabing yon. Ito po ay upang matiyak na nasa bahay ang dalaga, pati na rin upang pagpalain sila ng mga magulang at malamang na papasukin. Ikadalawa, ang dalaga ang siyang magpapasyang mag-anyaya o hindi sa loob ng bahay. Noong unang panahon sa makalumang Pilipinas, tayo po ay may kaugaliang conservative. Mas Tagalog ng conservative. Hindi lang yon, tayo po ay mga konserbatibong Katoliko, lalo na sa probinsya. Hindi maaaring magkita ang mga binatilyo at dalagita na sila lang dalawa at walang kasama. Gayon din po sa harana, nararapat na ang mga magulang, nakasimangot man o hindi, ay nasa parehong silid kung saan nag-uusap ang mga dalaga at binata. Yon. Sa Makatwid, ang harana po ay isang tanging paraan na pinayagan ng mga magulang upang ang mga kabataan ay magkakilala at magkita-kita. Dahil dito, ang mga magulang ang may huling sabi kung sila'y papapasukin o hindi. Ngayon, maaaring dahil nadidinig ng mga magulang yung usapan, ay dinadaan na lang nila sa awitin. Sila po'y nagkukunwaring umaawit lamang, ngunit sa totoo lang, sila po ay naglalandian sa pamamagitan ng kanilang sagutang pag-awit. Sa Makatwid, kung harana lamang ang tanging paraan upang ang mga babae at lalaki ay magkakilala, hindi po ba maaari nating masabi na tayo'y ipinanganak sa tulong ng harana? Isipin nyo, malamang ang inyong lola at lola ng inyong lola ay hinarana. Sa Makatwid, lahat po tayo ay maaaring maituring na bunga ng harana. Sa wakas, ang ikauna. Ang pangunahin nating maling akala tungkol sa pagharana, drum roll. Ang pagharana daw ay ginagamit lamang upang magpahayag ng pag-ibig. Mali. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga lalaki ay nag-aharana ay upang magpakilala lamang. Ang pinakamadalas na pangyayari ng harana ay kapag mayroong dalaga na galing sa ibang lungsod, halimbawa sa Maynila, na dumadalaw at nagbabakasyon sa probinsya. Isa pang halimbawa ay kung may mga dalagang galing sa Kalapitnayon na dumarating tuwing anihan ng palay. Ang totoo niyan eh, pag may dumating ganong araw, usong-usong ano yan, may wag-wag-wag pa, wag-wag. Ano po yung wag-wag? Bigaso yun, palay. Pag may dumating na dalaga, na dayong mag-ane, may tagam, Magallanes, Belen, Alfonso, pag sabi yun eh, sa isang araw dumating lahat yung tatlong dalaga yung dadayong mag-ane, yun eh, hindi sa isang bahay lang, yun, para lang makala namin aming haharanahin. Katapos isa, lilipat naman sa kabilao naman. Tatlo aming haharanahin para makalalalayin tatlong dalagang yan. Isang sulyap lamang sa mga bagong dating ay sila'y nagbabalak, nag-aayos ng sarili, at naglalabas ng gitara. Ayun na po ang mga 10 maling akala. Kung kayo po ay may nais idagdag, ay ipakilathala ang inyong mga masasabi sa talahayagan sa ibaba. Ulit, marami pong salamat at tayo magkita sa susunod.
sa Makatwid.